kita ko yun na sa giwan, mag-try kita pag-survey kung nano ni ra idea kung nano ni NSTP. Tayo nga tayo. Okay, watch this. Nano para sa imo ni NSTP? Ah, nagpinandalas man na kami at Diyos. Imo ni NSTP? Ambot sir, kay isab doon na ato kami sa bukit na nagkala sa igbaw. NSTP? For me, public service. Okay. NSTP? Kwan, ini nga, di bali, nakadapa sa mga barangay, di ba? Nagtatanom, naglilimpyo. Hi, good day everyone. Today, I'm gonna explain to you the primary of NSTP. Its origin, legal basis, and how it evolves. However, I'm going to explain this in Tagalog or sometimes in our dialect so as other viewers like the Alto School Youth by which the NSTP commits to serve based on Republic Act 9163 may have the chance as well to watch and understand even if they are at home through this video. So, kindly highlight, make remember, I don't know in what way, the names, date, places, and significant person that I am to mention because this will be included in your exam. Ang paksang ito o ang video ito ay hatiin ko sa dalawa. Ang unang video ay patungkol sa kasaysayan ng NSTP at ang pangalawang video ay patungkol sa implementing rules and regulation of the Republic Act 9163 na kung tawagin ay NSTP. Sa kasaysayan ng mga mag-aaral, lingid sa iyo, meron isang asignatura sa kolehiyo na kakaiba sa lahat. At baka hindi rin kayo nagtaka kung bakit naisali ito bilang pangunahing asignatura sa anumang antas ng paralan, mapababae man o lalaki. Ang tinutukoy ko po ay ang National Service Training Program o mas kilala sa tawag na NSTP. Oo nga pala, baka kayo malito ano? Mamaya, palagi kong mababanggit ang katagang orotise. Bakit? Kasi bago pa man nagkaroon ng NSTP, ay nauna na nito ang orotise. Siya nga pala, ang orotise ay isang programa at kurso ng kuleyo na naglalayong turuan ng mga kabataan ng taktikang pangmilitary. At higit pa riyan, itinatalaga rin sa kanilang puso ang disiplina at pagmamahal sa bayan. Halina't samahan niyo ako. Tuklasin at intindihin kung ano nga ba ang NSTP. Ang kabanatang ito ay sadyang masusing binalangkas nang sa gayon upang maintindihan ng ninuman, papa-estudyante, magulang, mga edukado, nag-opisina, driver, tindero, tindera, mangingisda, magsasaka, o mapa-standby man, kung ano nga bang ibig sabihin ng NSTP. Upang ito'y lubusang maintindihan, halina't balikan natin ang nakaraan kung paano nagsimula ang NSTP. Noon pa man, bago pa maging isang ganap na signatura ang NSTP sa mga universidad at kuleyo, ay meron ng ROTC o Reserve Officer Training Corps na ang mukha at layunin ay kahintulad din ng NSTP. Sa panahon ng kolonyal ng mga Kastila, alam niyo bang hindi lamang mga Hapon at Amerikano ang nagtangkang sumakop ng Pilipinas? Oo! Kung hindi, pati na rin ang mga dayuhang Briton. Noong 1762, si Father Domingo Culantes, Order of Preacher, Rector at Chancellor ng University of Santo Tomas, ay nagsagawa ng kurso sa pagsasanay kahintulad ng ROTC. Dito, ang pag-aaral bilang military sa universidad ay hindi lamang nakakulong sa apat na sulok ng paralan. Kung hindi, hinimok din ito ang mga mag-aaral, magsanay at lumahok sa aktual na pakikidigma. Ito'y nasa ikatuparan sa tulong ng isang sarhinto mula sa Royal Spanish Army. Ang mga batang estudyanteng sundalong ito ay nagpakita ng aktual na pakikidigma laban sa mga Briton na nooy nagtatangkang sakupin ang Pilipinas. Nagulat ang lahat sa pinamalas na katapangan at kagalingan ng mga ito. Kapuri-puri ito bilang isang tunay na kawal laban sa mga galing na kaaway. Dahil sa pagtatanggol na ito, ginawaran ang universidad
Kabilang ang mga batang sundalong estudyante na tinatawag na Royal Cedula mula sa hari ng Espanya. At iginawad sa kanila ang titulong regalia at ang silyo ng katapatang Moilel para sa pakikilahok sa paglaban sa British. Hanggang ngayon, ang Moilel Crest ay nanatiling bahagi ng silyong UST ROTC at maging ng kanilang motto. Maraming hakahaka at kurukuro na marahil dito nagsimula ang esignaturang ROTC. Subalit sa sunod na mga siglo, ipinagkibit-balikat ng Philippine Constabulary or PC na noo'y pinakaunang nagbigay ng mga pag-aaral hinggil sa military sa Universidad ng Pilipinas na ang tunay na ROTC ay hindi nagsimula sa taong 1912. Bagkos ito'y naganap noong July 3, 1922 sa University of the Philippines. Ito ay sa tulong na rin ng Regent ng Kagawaran sa Digmaan ng Estados Unidos sa pamamagitan ng Gobernador General na nagsilbing Profesor ng ROTC sa Naturang Universidad. Kasabayan nito, ang mga universidad katulad ng National University, Ateneo de Manila, ang Liceo de Manila at ang Kolehiyo de San Juan de Letran ay nagtayo rin ng kanilang ROTC unit. Ang mga unit nito ay natiling independente sa bawat isa hanggang sa 1936. Noong December 21, 1935, ay inaprubahan ni Pangulong Manuel L. Quezon ang Commonwealth Act No. 1 o sa mas kilalang National Defense Act. Ito ay nagbigay ng legal na batayan para sa pagsasagawa ng ROTC na gawin itong mandatory sa lahat ng mga mag-aaral sa kolehiyo at universidad. Ang mga hamon sa pag-organisa ng Commonwealth ng Philippine Army ay nagbigay lakas para sa pagtatag ng ROTC. Isa sa pinakamahirap na naranasan sa pag-organisa ng Philippine Army noon ay ang paglikha ng isang tunay at matatag na opisyal ng sandatahan. Bagamat sila'y kinikitaan ng kausayan at kagalingan bilang kawan, ito ay nakatuon lamang sa pagpapatupad ng batas at hindi sa pagsasanay bilang military. Kaya't ang ROTC ay kinitaan ng isa sa mga inasahang sandigan para makapagpatayo ng lupon ng mga opisyal at magigiting na kawal ng sambayanan. Pagsapit ng 1941, nasa 33 o 33 ang bilang ng mga kolehiyo at universidad sa buong bansa na patuloy na nag-aaral pang digma sa pamagitan ng ROTC. Gayunpaman, lahat ay nagsara nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdigan. Lahat ng nakapagtapos ng kursong ROTC sa buong Pilipinas ay pinatawag at hinikayat na lumahok sa digmaan para ipagtanggol ang bansa. At dito, sa unang pagkakataon ay sinubo at naipamalas ng mga produkto ng ROTC ang kanilang katatagan, kagalingan at katapangan sa pagkikipaglaban sa noong nagtatangkang pananakop ng mga dayuhan. September 30, 1946, makalipas ang 5 taon matapos ang ikalawang digmaan, muling binuksan ang ROTC. Sa mga panahong ito, sariwa pa rin ang pag-aalab ng mga puso at kaisipan ng mga kabataan ang kahandaan kung sakaling mulit-muli na namang umusbong ang digmaan. Kung kaya't ang kabataan ay nakitaan ng pagkasigasig at pagkumaling upang maging sundalo. Ang hukbong Pilipino ay naging Armed Forces of the Philippines noong December 23, 1950. Kasabay dito, noong September 15, 1968, nagtatag ang Universidad ng Pilipinas ng isang programa ng ROTC na tinatawag na Rainbow Ranger or Sunday Soldier sa ilalim ng pangangalaga ni Brigadier General Benjamin Valio. Kasama rin sa unit nito ang iba pang mag-aaral mula sa UST ROTC na ang layunin ay ang maging elite at special force kung sakaling magkaroon muli ng digmaan. Ang mga sundalong ito ay pawang mga voluntaryo. Sila ay isinilalim sa mas agresibong taktikang pang-military
Dagdag pa dito, ang lahat ng mga estudyanteng kasapi ng Rainbow Rangers ay pinapayagan na humawak at gumamit ng tunay na baril. Ang unit ay tuluyang nabuwag noong circa 1983 pagkatapos ng pagreretiro ng General Vallejo. Noong 1980, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Republic Act 1706 o mas kilala sa tawag na National Service Law. Ito ay patungkol sa sapilitang pag-uutos ng lahat ng mga kabataan sa kuliyo o mapalalaki man o babae ay kailangang kumuha ng alinman sa mga sumusunod na pambansang programa na kapalit ng ROTC. Ito ay ang Civic Welfare Service, CWS, Law Enforcement Service or LES, ang Military Service, MS. At ang mga pangunahing layunin ay kahintulad pa rin ng mga nauna kong nabanggit. At sa panahon naman ni Pangulong Corazon C. Aquino, nilagdaan ito ang Republic Act 7070 o mas kilala bilang the Citizen Armed Forces of the Philippines Reservist Law na naglalayon na muling ibalik ang mandatory ROTC o CMT, Citizen Military Training, sa lahat ng mga mag-aaral sa kolehiyo at magkaroon ng ahensyang kukupkup sa mga nakapagtapos nito. Ako may umabot din ng ROTC o kung tawagin nun ay CMT, Citizen Military Training. At sumagi na rin minsan sa isip ko na maging sundalo nang dahil sa napakagandang ipinakita nito sa aming probinsya. Subalit, ang lahat pala ng mga ito ay may hangganan. Wala forever! Ang crisis ng ROTC noong 2001 ay masasabing nag-iisang pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan ng ROTC pagkatapos ng batas militar. Sa panahong ito, maraming estudyante at mga magulang na ang umaray sa mga katiwalyang nagaganap sa loob ng ROTC program ng ilang paaralan. Binatikos ng ilang mag-aaral ang kakayahan ng opisyal ng ROTC para magbigay ng instruction sa mga estudyante. Mga maling pamamalakad, karahasan at pang-abuso mula sa opisyal o maging sa student military officers at korupsyon. Hanggang sa noong March 18, 2001, nang mangyari na nga ang pinangangambahan ng lahat, nang may isang estudyante ng ROTC ang nagbunyag sa naturang katiwalian sa pamagitan ng isang artikulong ginawa niya sa pahayagan ng isang paralan na nagresulta sa pagkatanggal sa serbisyo ng Noy opisyal ng ROTC. Ang tinutukoy ko, walang iba kundi si Mark Wilson Chua. Si Mark Wilson Chua ay isang 19 years old na mag-aaral ng UST na sumailalim noon sa ROTC. Matapos ang kanyang pagbubunyag ay nakatanggap ng mga banta sa kanyang buhay at dito nga nangyari ang karumaldumal na krimen nang dahil sa kanyang pagsisiwalat. Nabulabog ang Noy University Belt ng Maynila dahil sa kaliwat kanang protesta at batikos nang dahil sa trahedya. At ang sigaw, "Hustisya para kay Mark Chua at tuluyan nang iabulis ang ROTC." Dahil dito, ang mga mambabatas ay nagpasa agad ng panukala na huwag nang gawing mandatory ang ROTC sa mga universidad at kuleyo. Bagkus, nilatag nito muli ang alternatibong asignatura na kahawig din ng kay Ferdinand E. Marcos. At dito nga inilabas ang Republic Act 9163 o ang National Service Training Program na ito nga inyong sinaniban. Ito'y inaprubahan noong January 23, 2002 ni Pangulong Loria Macapagal Arroyo, kapalit ng ROTC. Subalit, kung ito'y pagmamasdan, hindi naman talaga pinagtabuyan ng ROTC. Nandyan pa rin siya hanggang ngayon. Nga lang, hindi na siya compulsory para sa lahat.